This video is brought to you by Maniobra Car Air Fresheners. So guys, hello! Panibagong episode na naman natin dito sa Bad TV. And for this episode, kung naalala nyo yung Project Lancer itlog natin, pinaayos natin yung kanyang air conditioning system. Yung EG8 naman, gawan natin ng cleaning and upgrade sa kanyang AC system. Tara, panoorin na natin. Hi guys, Bud TV here with another episode para sa inyo. And ayun nga, as what I've told you dun sa ating intro kanina, samahan nyo ko na ipaayos at ipagawa natin yung ating EG8 AC system para naman lumamig yung ating aircon at hindi maging mainit at maging komportable tayo sa pagmamaneho dito. Alright, so before we start, huwag nyong kakalimutan to click yung subscribe button. Don't forget to give this video a thumbs up. Mag-comment kayo for questions, comments, or suggestions na meron man kayong gustong ilagay. We would love to hear from you guys and mga boss. And also, again, huwag nyo rin kakalimutan to click the bell icon to get notified on our future videos para updated kayo dito sa ating channel. Now, before we proceed at before ko sa inyo ipakita yung mga nangyari doon sa ating trip, bigyan ko kayo ng idea kung ano yung status ng ating AC system sa ating EG8. So, in terms of the whole air conditioning system ng ating EG8, lahat yon bago na pagdating sa evaporator, yung evaporator natin. Previously, napalitan na natin yon and nag-convert. Hindi actually nag-convert, pero nagpalit tayo ng laminated evaporator, which is mas manipis tsaka mas pino yung kanyang mga fins, which makes it more capable na maglabas ng mas malamig na hangin or mas mabilis magpalamig dun sa ating kotse. Also, up to date at bago rin yung mga expansion valves niya, filter dryer, nagpalit din tayo ng brand new compressor dun sa ating EG8, so no issues whatsoever, bago yon. And yung mga copper tubes niya, high pressure hoses niya, okay na okay. So hindi tayo in any way nagkaroon ng pagkukulang in terms of upgrading yung ating air conditioning system. The only thing na hindi ko napapalitan dun and most probably is the culprit on why hindi lumalamig yung ating AC system is yung ating condenser. So, magbuhat pa noon, siguro 1994 pa yung condenser na yon, yun pa rin yung nakakabit sa ating kotse. So, maraming beses kong pinag-isipan kung talagang papalitan ko or magko-convert na ako sa ating air conditioning system into a long condenser setup. Marami kasing nagko-convert at garantisado talagang lalamig yung inyong mga aircon kasi mas malamig yung long condenser dahil long siya, mas mahaba at saka mas makapal compared dun sa original, yung local, which is yung short. I'll try to put a picture dun sa difference nila between yung short and long. And also, of course, pag nag-convert din kasi kayo ng long condenser, obligado rin kayong mag-convert to long radiator. So, yung process na yon really takes a lot of time and effort to do kasi maraming conversions na gagawin. Yung catchers niya, magtatabas ng konti sa nose frame, maglalagay ng additional na catchers dun sa ilalim, which para sa akin kasi ayoko munang gawin dahil gusto ko munang masubukan kung magpapalit ako ng JDM condenser. So, we were able to get a JDM condenser and gusto ko muna subukan kung talagang lalamig tayo doon dahil it might be the reason why na hindi talaga siya lumalamig dahil yung luma, ang dami ng mga para-para. So, sasamahan niyo ako ngayon, punta na tayo doon. I'll show you yung process na yung ginawa and malalaman natin kung talaga nagbago yung ating aircon sa ating Civic EG.
So tara, let's go! Huwag na natin patagalin to, ang haba na ng aking daldal. And sana magustuhan nyo itong video na to. Tara! And so, we are on our way sa ating aircon shop na pagpapagawaan. By the way, ang pangalan ng ating aircon shop ay Alberto's Auto Air Conditioning. Isa sila sa mga matagal nang gumagawa ng auto air conditioning sa Pasig and Quezon City. So, ang pupuntahan natin ay si paring JP Rai, which is the owner of Alberto's Auto Air Conditioning, which is located sa Anonas, Quezon City. So, if you guys want to have your air conditioning fixed, we can actually refer you to Alberto's Auto Air Conditioning para matulungan kayo sa inyong mga auto air conditioning issues. So, doon tayo pupunta. Dala natin yung JDM evaporator natin, or shall we say yung JDM condenser, which is yun yung papalitan natin para yun ang linisin, ikabit, at itest sa ating Honda Civic EG8. And so, nagbukas na tayo ng hood, pinapalamig natin yung ating makina para masimulan na yung pagbaklas ng ating evaporator. As you can see, ito yung ating JDM evaporator which we got from Vroomix Aftermarket Parts and Accessories. Sinimulan na rin baklasin yung lumang condenser natin and pinagtabi natin sila. As you can see, yung fan blade natin is medyo yellowish na compared doon sa isa na JDM, hindi pa masyadong madumi. Ang gagawin dyan is, or as per my instructions, ay gagamitin natin lahat ng items that we got from the JDM condenser. So, ikakabit natin lahat yan at ire-replace natin diretso doon sa ating sasakyan. Now, before natin ikabit or i-install yung JDM condenser, we have to be sure na lahat ng components ay gumagana ng mabuti. And of course, kailangan din linisin yung fan motors, yung fan blade, at pinaka-importante, yung ating JDM condenser. Now, kung makikita nyo, ang local tsaka Japanese na versions ng condenser ay medyo may pagkakaiba sa sukat at sa haba ng kanyang fittings. So what we need to do is we have to make sure na magkakaroon tayo ng conversion ng fittings at para magkasya siya sa local specifications ng ating Honda Civic dito sa Pilipinas. Medyo simple lang naman yung gagawin na yun, maghihinang lang sila to replace the old fittings itself. Now, eto na, sinimulan na natin na gumawa ng leak testing para masigurado natin na walang butas or walang leak test yung JDM condenser na gagamitin natin. Kasi very important ito na malaman natin kung may butas o wala, dahil mawawalan ng function or mawawalan ng silbi kung ito ay may butas. So, tinetesting natin at pinapasakan natin ng compressed air ang ating JDM evaporator, or shall we say JDM condenser. Sorry, masyado akong nagkakamali, napagkaka-jumble ko sila. JDM condenser, para malaman natin kung meron nga itong singaw. So, paano makikita? Nilulublob sa tubig at pag pinasakan siya ng compressed air, we have to see bubbles coming out of the component itself. So, kung nakikita nyo, wala namang lumalabas na bula, that means safe tayo at walang butas ang ating JDM condenser. So, ito naman pinapakita natin sa inyo yung fittings papunta dun sa high pressure hose na kailangan nating baguhin dahil ito yung iba doon sa JDM condenser na meron tayo. So, we have to make adjustments for it to become compliant and compatible sa ating sasakyan. Kung nakikita nyo yung sensor na yon, ang function nun is to cut off any electrical function pagka nakita nila na sira ang iyong compressor or hindi ito gumagana. Ngayon, after ng ating
leak test. Lilinisin na natin yung ating JDM condenser para ma-ready na natin for installation. So, ang kailangan dito, simpleng tubig at sabon solution lamang para hindi siya kainin ng kahit anong chemicals. Hindi kailangan maging matapang yung panlilinis mo dito dahil pag gumawa ka or dati yung mga conventional type na gumagamit sila ng lye, nakakatunaw siya ng fins ng condenser which in return magiging manipis at baka yung pa yung panggalingan ng butas at panggalingan ng leak ng inyong air conditioning components. Eto na yung luma. Bala ko na lang dyan ay itabi at medyo for remembrance kasi yan yung pinakaunang condenser na nakalagay dyan since it came out or rolled out from the dealership noong 1994. So eto na yung bago nating JDM condenser, nire-ready na nating i-install at super excited ako kasi diyan natin malalaman or diyan magkakaalaman kung yan talaga yung dahilan kung bakit for the longest time eh hindi ako masyadong nakaramdam ng sobrang lamig at comfort dito sa ating Civic EG. I never thought na yan yung panggagalingan ng problema after all the money that has spent that or has been spent bumili ng brand new na evaporators, bumili ng brand new na compressors, binago yung mga expansion valves, pinalitan yung mga filter dryer, and all the pressure hoses. High and low both, para masigurado lang na maging maganda yung ating air conditioning. So hopefully, ito na ang kasagutan sa mga katanungan natin kung bakit hindi lumalamig yung ating air conditioning system dito sa Civic EG8 natin. Do you know that para magkaroon kayo ng comparison kung gaano kainit ito, since wala tayong tint before, pagka tumirik na yung araw, sobrang init. At pagdating mo sa iyong destination, para kang lalagnatin at pulang-pula ang iyong balat. So, kung nakikita nyo, sinimulan na nila na gumawa ng adjustments doon sa ating fittings which would be in connection or connected siya doon sa ating JDM condenser papunta doon sa ating filter dryer. Pag nahinang na ito at maganda na ang kinalabasan, matibay na at malaman nila na wala ng leak or kahit anong butas yung dugtungan na ginawa nila, that's the time that we will put that in doon sa ating JDM condenser papunta sa ating filter dryer. Ngayon, tinignan na rin namin ito to make sure na kung kailangan ba rin namin magpalit ng filter dryer, and since hindi ko naman talaga ginagamit yung ating kotse araw-araw, this is not a daily car, sobrang linis pa nung ating filter dryer kasi bago pa ito. I remember having it replaced like a year ago or 2 years ago before the pandemic. Kasi gusto ko na laging malinis at laging walang problema yung ating air conditioning. At nakikita nyo si Master na tinetesting niya yung dryer natin. At dyan din nila na figure out na, boss, hindi pa kailangan palitan yung ating filter dryer bago pa ito, so we will use it again. At nakikita nyo na ikabit na natin yung ating JDM condenser. Sinisimula na nilang ikabit yung mga hoses para ma-check yung ating pressure hoses at gagawin na nila yung process of vacuuming the whole AC system. Ngayon, ang vacuuming ng AC system is to make sure na walang mga impurities, walang mga kahit anong hangin na nahandun sa loob ng sistema ng ating air conditioning para bago sila maglagay ng freon, malinis na ito at walang mga impurities sa loob ng sistema. After ma-vacuum at masigurado ng all clear na yung internal system ng ating air conditioning, doon na tayo maglalagay at sisimulan ng lagyan ng freon yung ating air conditioning system.
Ngayon, dapat kailangan masunod ng mabuti yung tamang meter or yung tamang volume ng freon na ikakarga natin dito para maiwasan natin yung tinatawag na high pressure. Ang high pressure is pagka nagkaroon ng build-up sa loob ng air conditioning system na pwedeng paggalingan ng dahil mainit yung panahon, sobrang init, sobrang over yung lagay ng ating freon at so on and so forth. Yun nga, dito natatapos yung episode natin ngayon. I hope you guys have or was able to get some ideas doon sa ano natin, doon sa repair natin. Well, actually hindi siya repair, pero it's an upgrade if you ask me. Ano yun, upgrade yun para sa akin kasi from local to JDM condenser. So dito na nagtatapos yung episode natin today. If you like it, just give it a thumbs up. Comment down below for any questions, comments, or suggestions. And huwag niyong kakalimutan to subscribe to our channel, But TV, if you haven't subscribed to the channel yet. Tapos, don't forget to click the bell icon to get notified on our future videos para lagi kayong updated dito sa But TV, dito sa ating channel. Okay? So, ayun. Ang saya-saya kasi this is the first time that I felt na ganito kalamig yung aking aircon. I'm really, really satisfied with the outcome. And guys, masasabi ko, the best ang JDM condenser. So, magkikita tayo sa susunod na video. Thank you. Always stay safe. Ingat tayong lahat. Bye-bye.